Kung hindi mo kakayanin to, labas ka na ang pinto. Walang personalan, okay lang. Okay, 1, 2, 3, 10. Alright, kasi yung mentoring mga kapatid, madalas natin marinig yung mentoring. Ano ba yung mentoring? Dalawa pong ibig sabihin ng mentoring. Isang positive, sala! Ayan na, oh, see? Dalawa po ibig sabihin ng mentoring, isang positive, isang negative. No? Natatandaan nyo si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Talo si Dunayra, no? Yes po, madaya. Kasi madaya si Inoue. I-dunay siya muna. Hapon na mayroon. May problema sa glove. No? Anyway, mga kapatid, punta tayo kay Manny Pacquiao. Nalungkot lang ako kay Dunayra. Kaibigan ko kasi yun eh. No? Lahat ng kaaway ko sa'yo sumasapak. Kaya huwag niyo kong awayin. But Manny Pacquiao, kilala nating lahat, in 1989, first time niyang lumaban internationally. Doon sa Koreano. Remember that? Yung in 17 seconds, baksa. Hindi. Ay yabang-yabang ng Koreano kasi title holder eh. Eh, sino ba naman si Manny Pacquiao? Watch your car boy lang sa Sheraton Hotel. Ayun, doon siya nagsimula. No? Tapos, nag-practice sila ng practice. Abi, nakasilat. Napunta sa international scene. Okay? Nakalaban niya itong Koreano. Nakalimutan ko na yung pangalan ng Koreano. But anyway, mga kapatid. Ha? In 17 seconds, round 1, hindi nakaporma. Baksak. Pinapanood yun sa TV ni Freddie Roach. Hindi pa sila magkakilala ni Freddie Roach doon. Makinig kayo mabuti ha. Si Freddie Roach, hinanap itong si Manny Pacquiao, si Densai. Pumunta ng Pilipinas, hinanap ng todo. No? Pinagtanong kung nasaan, nagtagpo sila. Ang sabi ni Freddie Roach, I will do everything I can to bring out the best in you. At doon na nagsimula ang career ni Manny Pacquiao. Okay? Nung dumating sa buhay niya si Freddie Roach. No? Si Freddie Roach, mga kapatid, buksingero yon. Talagang buksingero si Fred Roach. Kaya lang ganun siya magsalita. No? Sa isang laban nila, sa isang tournament, na nabatukan siya dito. No? Eh, bawal yun eh. Illegal yun eh. And because of that, naapektuhan yung ano niya, yung motor skills. No? So, hindi na siya pwedeng magboxing. Ako po ba, mga kapatid, buksingero ako? No? Gusto nyo subukan? Really? Actually, yung coach namin, sabay kami nag-aral mag-boxing ng asawa ko. Sabi ng coach namin, ikaw, pastor, etong asawa mo, turuan ko sumuntok, ha? Ano na sige? Ikaw, turuan kita umilag. No? Ang sa boxing, mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-coach kung hindi ka boxingero. Hindi ka mukha ng basketball. No? Si coach, inabot ka ba? Sino dito? Inabot Toyota Crispa? Ang tatanda nyo na talaga? Ito naman po sabi lang na lolo ko sa akin. Baby Dalupan. Remember coach? No? Yung coach ng Toyota, si Baby Dalupan. Hindi marunong mag-basketball yun. Eh bakit coach? Abay din champion Toyota. No? But sa boxing, hindi pwede yun. Lahat ng coach sa boxing, boksingero. So alam nila yung sinasabi nila. Yung strategy, talagang ginagawa nila yon. So sabi ni Manny, sabi ni Freddie Roach kay Manny Pacquiao, I will bring out the best in you if you let me. So doon nagsimula yung career ni Manny Pacquiao. Kaya si Manny Pacquiao ngayon, 8, no? 8 title holder, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, 8. Division. Oh, division. No, 8. Okay? Why? Because of this guy, Freddie Roach. Bakit? Ang isang coach ganito. Alam niya kung ano yung ibubuga mo. Na ikaw mismo, hindi mo pa alam. Don't train ng mga coach. Nagigetso po ba mga kapatid? Ganun din ang mentoring. Mentoring will bring out the best in you. Amen. Okay? Alright? Kung makikinig ka. Okay? Kung hindi mo... Sayang lang kasi oras mo eh. Kasi may mga maririnig ka dito hindi mo gusto. Diba? May maririnig ka dito ma-offend ka. Bakit? Ang design ng mga kapatid is to bring out the best in you. No?
kahit saan lugar ng bundok ito, kapag wala kang coach, pag wala kang mentor, tignan mo katabi mo. Tignan mo yung katabi mo! Misian mo uli! Sapagkat masakit yung sasabihin mo, sabi mo sa kanya, kapatid, wala kang kwenta. Diba? Diba? Kapag walang nagtuturo sa'yo, kapag wala kang coach, wala kang mentor, walang kwenta buhay mo. Bakit? Hindi mo alam kung anong direction ka pupunta eh. But the coach brings out the best in you. Pastor, anong pweba? Si Manny Pacquiao. Yes po ba? Yun ang mentoring. No? May mga bagay-bagay na gagawin ka na ayaw mo. Alam mo, na hate ni Manny Pacquiao, tanungin niyo kung ano? Training. Yung training. Imagine, okay, fine. Wow, grabe, training ni Manny Pacquiao sa Baguio. Sarap naman. No? Pero mga kapatid, ano tawag dito? Sa uncle niya? No? Okay. 10 kilos yung hihila niya eh. 10 kilo, isang hita, ayoko bilang hita pa. No? 20 kilos, paano kaya makatakbo nun? No? You know what that is? Training. Para no, to bring the stamina out, para lumakas. Imagine 15 rounds. No? I'm sorry, for 12 rounds. No, di po ba? Paano kang tatagal? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit nagsisitagal yung mga boksingero ng ganong naabos yung 12 rounds? Bakit? Because of training. No? Eh, hate na hate ni Manny Pacquiao yun. Yung pala, yung magdadala sa kanya sa tumbay. No? Why? Manny, Freddie Roach brought out the best in him. No? Gumaling. Bakit? Hindi nagtuturo eh. Kaya mga kapatid, well, gusto mo bang gumaling? Yes! Ha? O tinamaan ka na ng magaling? Gusto mo pang gumaling? Amen. You are in the right place. Kasi yung mga pinag-uusapan po natin dito, pang paayos ng buhay. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ulit. Yan. Yung katabi mo yan. Okay. Malalayan eh. Ang totoo lang, yung katabi mo yan, malalayan. Pero, kaya yan nandito, gusto niyang tumino. Amen. Amen po ba? Kaya nagpaiwan yan kasi gusto niyang tumino. No? Di ba dapat wala ka na dito, kami-kami na lang dapat? Oh, isa damage pa yung mga anak niyang may ingay. No? Pwede mo pakilakas yung man, hindi ko marinig yung sarili ko sa inyong mga batang to eh. Iuwi ko kayong lahat. Oh, no. Ikaw mag-ipaki ka na ha. Okay, best in you. Pangalawa. Beast in you. Oo, oh, yun eh. Hindi ba, Bisaya ba? Beast. Or beyond the beast in you. No. Okay. Beast. No. Anong sinabi, bakit sinabing beast? Tingin mo katabi mo. Tingin mo katabi mo! Sabi mo sa kanya, halimaw. Halimaw. Sabi mo yung pagkahalimaw dito. Halimaw na nagkatawan tao. May mga magagas pang tayo, ugali. Ako lang? Dapat pala kayo mag-mentor eh. Wala yung katasan naman eh. No? Kasi yung sinisigawan pa eh. No? May mga magagas pang tayo, ugali. Rough edges. Meron din tayong mga diretsuhin na natin ha. Gusto sana sabihin, weakness eh. Pero sa totoo lang, paboritong kasalanan. Pinaganda lang nila. Sa psychology, tawag namin doon, idiosyncrasy. Pinaganda lang, na tagalugin mo, kasalanan. Paboritong kasalanan. Sino dito may mga paboritong kasalanan? Ah, mga Marites, umamin na dyan. Mga Marites. Di ba? Mahirap yata ang aminin yung kasalanan. Di ba? Di ba? Yung taong may anghet, hindi aamin. Tama? Tama, hindi aamin. It's you that they're talking about. Imagine ka, tinutino nung kwarto natin ngayon, pumasok lang yung may anghet, pati tayo damay. Di ba? Di ba? Lahat tayo affected. Pero hindi aamin. O may mga putok dito, hindi aamin. Tapos abutan mo ng deodorant, ng Rexona Mini Sticks. Uy, wala ko nyan, wala.
yun yung mga kinukorek sa atin. Amen po ba? So, anong mapapala mo dito? If you are totally honest, you will gain something here. Amen. It will bring out the best in you and it will smoothen the beast in you. Amen po ba? Paboritong kasalanan, ano pa ba? Masasamang ugali, mga pangit na gawi. No? Kung talagang siseryosohin mo, talagang ang Panginoon, hindi maikli ang kamay para baguhin ka. Amen? Game? Game? Game sa hospital, pag sinabing, kaya po tawag nila sa akin, Doc, psychologist po ako by profession. No? Nag-practice po ako, hindi po dito sa Pilipinas, kundi sa Amerika. Hindi po dito sa Japan, hindi sa Amerika. Kaya lang mga kapatid, no, October 21, 2022, natapos na po yung lisensya ko as a practicing psychologist sa Amerika. Anong ibig sabihin nun? Kwak-kwak na po ako ngayon. Kaya nakikinig kayo sa isang kwak-kwak doktor. Amen po ba kung okay lang sa inyo yun? No? So, yun po yung dahil ang bakit tawag nila sa akin, Doc. No? Lumilipas, wala talagang forever. Pag hindi namin nare-renew yung lisensya namin, hindi. Kwak-kwak ka na. So, mga kapatid, yung ating pag-uusapan ngayon ay napaka-practical sapagkat nangyayari po ito sa pang-araw-araw na buhay. Kahit nasabihin mo sa akin o hindi ko umamin na meron ka nito, na wala ka nito, alam ko meron ka. Na, amen po ba? Nakikita po natin to sa hindi lang po sa teleserye na pinapanood natin. Sinong mahilig ang teleserye dito? Mahilig mo Netflix, wala? Walang aamin. Alright, lalo yung mahilig sa mga teledrama, nakikita natin to. At kumisan mga kapatid, inis na inis pa tayo dun sa mga kontrabida. Diba? Amen po ba? Inis na inis tayo sa mga kontrabida. Natatanda ko si Sherry Hill. No? Si Sherry Hill po yung tatay niya, kumpare ko. No? Si Edinesa. No? Anyway, mga kapatid, one time, nagdi-dinner po kami. Sinamat po nila ako kasi birthday ni Sherry Hill noon. Kasi po, bakit namin naka-close si Eddie Mesa? Nung kauwi niya pa lang dito at walang pumapansin sa kanya, no, kinupko po namin, inam po namin siya ng 6 na buwan, sa amin po siya tumira. Nung walang-wala, yung ano, talagang baksak yung karir niya. Inampol po namin si Eddie Mesa, yung lahi po namin. Kaya yung isa kong uncle, best friend niya. So yun po yun. Kaya pag may mga gathering sila ngayon, sinasama kami, which is, we consider it an honor. But you know Sherry Hill, right? Ilan na natin siya, so last one, kaya pa rin ba? May lumapit sa kanyang alik, galit na galit! Kulang na lang murahin, kasi yung ano niya, yung role niya, dun sa, you're nothing but a second rate, trying hard. Nilapitan siya ng ali, ikaw, bakit kang ganyan, ang sama ng ugali mo? Hello? Yung pala, tinutuko, yung pelikulang pinanood niya. Bituin mo lang ninyo. Sharon Turek, teka muna, nasa niya yung mga nagpakain dito kanina? Nasa na? Ha? May nag-Sharon? May nag-Sharon ba ito? Palutin mo. Tawag namin yun, sa mga bagong umaten ng church, no? Tawag namin sa mga nagbabaon, no? Sharonian. Para mag-gets nyo yung joke, no? May mga Sharonian po ba dito? Aba, upgraded na ngayon yung mga Sharonian, kapatid. Ziploc na ang ginagamit. Parang alam mo hindi tumapon. Yung ziplock niya, dalawa pa yung lock. Reynolds pa Reynolds. So nangyayari to sa pang-araw-araw. Ay, mga Sharon yan? Nako, topic natin ngayon. Anong tinutukoy ko? Sa hospital, balik tayo sa ating topic. Sa hospital, pag sinabing toxic, daming pasyente. Lalo sa emergency room, sunod-sunod. Pag narinig mo yung nurse, pag tinanong ng doktor, ano status nurse? Toxic po, doctor. No. Ibig sabihin, ang dami may sakit, ang dami mga emergency.
Meron po akong ano, meron po akong cell group sa Bataan, 13 doktor. Na 13 doktor. Tsaka ano po sila, mga espesyalista. Na hindi po mga bigatin po ito, kilala sa amin, cell group po sila. Kaya lang, every Tuesday, kapag nag-cell group kami ng alas 8 ng gabi, ang tapos yung alas 2 na. Toxic eh. Mamaya-maya may tatawag at sasabihin, teka muna, may mamamatay ang pasyente, dyan muna kayo. No? So, aalis, mamaya-maya, hindi makakabalik niyang kaagad-agad yun. No? Hihintayin naman namin. Alright, mamaya isa naman na aalis. No? Kaya mahirap maging doktor. No? Pero pagdating, pagbalik, ang toxic-toxic naman ng pasyente ko, lalo na yung mga magulang. No? Sana sila na lang magkasakit. May mga tao kasi magaling pa sa doktor. Eh di toxic. Amen? Amen po ba? Nagigetso po ba? Tanong, sa buhay niyo ba may mga toxic din na tao? Amen! You came to the right place today. Kasi ang topic natin ngayon, sharam! Actually, mga kapatid, para sa amin lang ito kanina eh. No? Kaya lang sabi, pwede po bang umattend ng mentoring? Nagpalituloy kami ng topic para sa inyo. No? Dapat sana kayo yung pag-uusapan namin. Ngayon, isasama na namin kayo sa usap. Bakit? Yung mga walang kwentang miyembro dito, toxic kayo kay Pastor. Ngayon, kakambyo kami. No? At gagawin naman, parang may pakinabang naman kayo sa mentoring, sasali naman namin kayo. Kaya ang tanong, kung meron kang toxic na tao sa buhay mo, eto yun. No? Amen po ba? Amen. Tayong lahat, ikaw at ako, we are considered leaders. No? Whether you like it or not. Whether you like it or not. Kailangan ba natin singinin to? Kailangan to? No? Alright. Sanglapad. Ako, dapat kikita pala ako dito. May pangbutihan ba na ako bukas? Apat na kapat, marami na ako mahalit. Yung mga nakasekreto pa doon, kunyari hindi pinapakita. Ikaw at ako, ayun, lalo na isang yun, ayun, nakatago pa. Tingnan mo katabi mo. Yan, ganyan, leader yan. Pogi pa. Leader sa kitchen. Diba? Sino naglilinis ang banyo? Oh, diba? Kasi dito sa Japan, wala kayong inday, no? Tayo ang inday! Diba? Ayun po ba? No? So, anong ibig sabihin? No? Tayong lahat, ang kakalimutan mo kung saan ka galing pag nasa Japan ka. Diba? Kung ikaw, ang dami mong chimi-a-a sa bahay, ikaw dito, chimay. Di ba? Kakalimutan mo talaga kung saan ka galing. Ilang nakaka-toxic na eh. No? Tapos yung mga kasama mo pa dito, toxic din. No? Ngayon, kung hindi mo i-admit sa iyong sarili, ikaw ay leader, no? I-open mo na sa isip mo yun. No? You are a leader in your own life. Leader tayo sa tahanan. Leader tayo sa community natin, leader tayo sa simbahan. Kaya somehow, we are leaders in our own right. Amen po ba? Amen. Amen. Sino pong nakakaunawa nun? Mag-ingay. Amen! Okay sana yung leadership. Okay? Na politika, maraming leader sa politika. Okay sana yung leadership, except for the people around us. Amen? Okay sana ang mamuno eh. Kaya lang ang daming kontrabida. No? Sino po dito may mga kontrabida sa buhay? Amen! Apat! Amen po ba? No? Amen? Sino man dito kontrabida? Pero ito po, ang maganda kong balita mga kapatid, sa may mga kontrabida sa buhay. No? Di ba si Judas kontrabida? Diba? Tama mali? Tama. Eh,
Si Judas nagpakamatay eh. Diba? Sabi niya kapatid, ay! Hindi mo alam kapatid, nagpakamatay si Judas. At ganyan din mangyayari sa mga kontrabida sa buhay mo. Okay? Amen po ba? Kusang silang mawawala. Amen? Amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi mga kontrabida kaya toxic yan eh. Kaya anong gagawin ko sa mga toxic na tao sa buhay ko? Kung ikaw ay nangunguna sa simbahan, kung ikaw ay nangunguna sa iyong tahanan, no? Ang pinakamahirap na parte mga kapatid, no? Toxic people are everywhere. No? Kasakay mo sa Shinkansen, kasakay mo sa bus, no? Alright, kapitbahay mo, kung sino-sino sila. Ang tawag natin dito, mga demonyong nagkatawang tao. Amen po ba? Kasi pinapahirapan yung buhay mo eh. Tama mali. Parang hindi pa sila natutuwa pag masumaya ka. May mga ganun tao eh sa buhay natin. No? Kaya ang magandang tanong dito, ngayong hapong ito, number one, paano ko sila makikilala? Na? Amen po ba? Oh. Yeah, tama. How do you spot them? Huh? Amen po ba? Okay. Nasaan yung mga to? Kasi mga kapatid, hindi mo kayang i-eliminate ang isang bagay kung hindi mo muna ma-identify. Right? Amen? So kailangan ma-spot muna natin sila. Nasaan ba sila? Saan ba sila nagtatago? No? Bakit ba yung, bakit pa sa gera inaalam muna kung nasaan yung kuta ng kaaway? Bakit? Kasi yun yung babanatan nila, yun yung bumubuhay nila eh. Amen? Ganon din mga kapatid tayo, dapat umiiral sa atin yung ating mga kukote sa panahong ito. Tingin mo katabi mo. Tingnan mo yung kapatid katabi mo. Ganyan-ganyan yung muna. O, yan. Sabi mo sa kanya, gamitin ang kukote para hindi maturete. Pangalawang tanong, how do you deal with them? Tama? No? Okay, fine. Nakilala ko na mga kapatid. Okay, nakilala ko na pastor kung sino yung toxic sa buhay ko. O mga toxic na tao sa buhay ko. Eh, ano ngayon? Nakilala mo lang o na-identify mo, anong susunod mong gagawin? Di po ba? How do you deal with them? Okay? Paano ko makikisalamuha sa mga ito? Paano ko proteksyonan yung sarili ko? Amen? Amen po ba? Ang isang turo sa amin mga kapatid, no? If we are dealing with a mentally ill person, huwag kang pipikit sa harap niya. Number one rule yun, safety first. Huwag kang pipikit. Kasi pag pumikit ka, hindi mo alam yung mangyayari. No? Malay mo, may tagong kung ano yun, bigla ka nalang saksakin. Nagigets po ba mga kapatid? So, we need to identify kung sino itong mga tao ito. Kung sino yung mga nagpapahirap ng buhay natin. Mga toxic lahat yun. Pangalawa, ano ang ating gagawin? Tingnan mo mababulte. No? Sa lahat, when it comes to any culture in the world, alright, lahat ng aspeto sa buhay, mapanegosyo, mapatrabaho, kahit anong parte mga kapatid, yung success, okay? Yung success, saan? Galing sa ideas yan. Yung ideas nagpo-provide sa atin ng success. Tama, mali? No? Pero, mga kapatid, yung progress ng ideas, kailangan may execution. Okay, kailangan meron kang gawin. Hello, nakikinig po ba kayo sa akin? Kailangan meron kang gawin. Hindi aandar yung isang bagay hanggat hindi mo kinikilusan. Alright, kung gusto mong may marating, meron kang kailangan gawin. Ngayon, ang problema sa lahat ng ito, kailangan mo yung tao to get things done. Kahit anong ganda ng idea, kung hindi natin i-incorporate yung labor ng tao, yung kilos ng tao sa buhay natin, walang mangyayari sa idea mo. Gets nyo? Walang mangyayari sa idea mo. No, hanggang idea na lang yon. Sample. Mang Tomas. Sasa. Huwag nyo sabihin hindi kayo nagmamang Tomas dito sa Japan. Mang Tomas. Alam mo bang hindi niya idea yan? Hindi niya idea yung Mang Tomas. Kinuha niya lang sa iba. Tanong niya kung kanino. Mamasita. Yeah. Hindi pinalitan ng pangalan. Kinuha niya yung idea ni Mamasita. Okay?
Si Mama Sita, siya yung original. Idea niya yun eh. Bakit? Kaya, natikman niyo na yung sarsa ng lechon ni Mama Sita, natikman niyo na yung sarsa ng lechon ni Mang Tomas. Worlds of difference. Magkaibang magkaiba. Mas masarap si Mama Sita. Oh, hindi niyo alam yun, oh. No? Eh, Pastor, paano mo naman nalaman yan? Kasi si Claude Tayag, yung ating national artist na magaling magluto, no? Siyahin niya si Mama Sita, ay kaibigan ko si Claude Tayag. No? Eh, ni Marites sa akin ni Claude Tayag. No? Bakit? Doon nag-aral magluto yung asawa ko. Pastor May, kay Claude Tayag. No? Okay? Kaya lang, itong galing ng misis ko. Tingnan yung mga babae, magagaling talaga yan. No? Eh, araw-araw, excited ako mo eh. Bakit? Bago ulam. No? Tsaka ibang klase, gourmet. No? Bakit? Eh, si Claude Tayag ba naman nagluto eh? No? Imagine five ways lechon, kaya nyo yun. Si Claude Tayag ang original ng sinigang na lechon. Saan nga hanap? Lechon belly, malutong. Lechon belly, yung belly mismo malutong. Walang gano'n, si Claude Tayag lang nakakagawa. No? Yun ang ulam ko araw-araw, tinuro sa misis ko. Wow, sarap dito. Sarap ba? Oo, ganito lang yan. Ako naman, inalam mo. Tanong niyo ko ano nangyari. Tanong niyo ako ano nangyari. Ay, gusto ko sabay-sabay. 1, 2, 3. Ako na nagluluto. Tatalino na talaga ng mga babae. Toxic kayo, toxic. Si Mama Sita, ginagamit niya yung atay ng baboy, iniihaw. Gets? Si Mang Tomas, kaya ganun ang lasa, atay ng manok. Nilalaga. Si Mama Sita, ang pampalapot niya, breadcrumbs. Si Mang Tomas, ang gaw-gaw. Gets na? Kung ayaw niyong maniwala sa akin, bumili kayo ng Mama Sita Mami. Ha? May dala ko. Saan yan? Saan yan lang po sa botel. Ang dala po sa labas. Side-dive ko po yun. Mahal ang papasahin ngayon eh. Gets niya? Yung idea, ninanakaw yan. Iwan ko ba? Sino nagdakaw? Yung tao. Tama mali. Na-toxic tuloy si Mama Sita, inatake sa puso. Diyos mo. Bakit namatay? No? Taga San Fernando. No. Yung pangon. Gets ya? Right? No. Ito ha. May mga toxic din. No. Pakitranslate po. Yung spark plug. Spark plug. Hindi naman hapon na nagsimula lang. Hindi! Alam mo kung sino? Mga Aleman, German. Bosch. Binili ng Hapon isang Bosch. Dinala dito sa Japan. Lumabas, NGK. Tama mo na. Lahat ng may mga motor dito, alam niyo aking sinasabi. Anong pagkakaiba ng Bosch NGK? NGK mura. Bosch mahal. Di ba? NGK mas matagal ang buhay. Bosch ang dali lang. No? Amen? Ang NGK walang emission. Yung anong tawag dito? Nangingitim, naguuling. Ang Bosch meron. Ano nangyari? Hiniram nga yung idea, in-improve naman. Yes, yeah. It works both ways. Pero ano, my point is this. Kailangan mo tao to get things done. Paano? Kung toxic yung mga tao. Amen. Kung toxic ang pamilya mo, anong mangyayari? Alright? If you let people in your leadership, anong mangyayari? You pay a staggering price. Okay? Pagka mahal-mahal ng iyong babayaran. No? Kaya pala ako minsan galing sa trabaho, very gifted, very promising yung taong ito. Since toxic yung mga kasama sa trabaho, pag uwi sa bahay, ayoko na dito, gusto ko na mag-resign. You know, that's everyday nangyayari. Ang daming magagaling sa kumpanya, kaya lang around them are toxic people. No?
Amen po ba? Ano nangyayari? Nagre-resign tuloy. Ano nangyayari? Pumupunta sa Amerika yung mga nurse natin. Bakit toxic ang environment sa Pilipinas eh? Ano nangyayari ngayon? Nawawalan ng magagaling ang mga Pinoy. Amen? Imagine mga kapatid, ngayon sa Pilipinas, ang pinakamahirap na profesyon, tanong niyo ako kung ano? Nurse! Kailangan mo muna magdoktor bago ka maging nurse. Bakit ang daming doktor ngayon na nurse sa Amerika? Diba? Eh di napakahirap ng profesyon ng nurse. Eh may po mga kailangan mo na maging doktor? 10 taon bago ka mag-nurse? Hello, bakit? Mas malaki ang kita ng mga nurse sa ibang bansa kaysa sa mga doktor sa Pilipinas. Eh di toxic. Di po ba mga kapatid? Ha? Ang kultura natin, whether sa ang kanilang lugar, ha? Daming toxic dito sa Japan, daming toxic. Ah, kapatid, ang ratio mga ng marriage dito sa Japan, makinig kayo mabuti sa akin, ha? This is 1993. 1993 pa ito, mga kapatid, ha? 2:1. Sa dalawang mag-asawa, isa nag-iwalay. Dalawang couple, ha? Eh, yung dalawang yun, isa lang matitira. 1993 yun! Ngayon pa kaya? That was 10 years ago! Ha? Huwag ka nang lumayo, doon na lang sa neighborhood mo. No? Amen po ba? Nung araw, kilala mo yung asawa, ngayon hindi mo na kilala. Bakit? Pinalitan eh. Nag-i-get you po ba mga kapatid? Ano nangyari? Tingnan mo sabi mo, sabi mo sa kanya, toxic! Toxic! Okay po ba? Na, huwag na tayong lumayo sa Facebook na lang. Sa Instagram nyo na lang. O sa Friendster nyo na lang. Daming toxic, di ba? No? Amen? Alam nyo kung sinong pinaka-toxic sa lahat? Hmm? Tanong nyo ako. Sino? Yung lahat ng video post magaganda. Toxic yun, ha? No? Amen? Amen po ba? Alright? Okay? Bakit? Sa social media ka lang gumaganda? Sa social media ka lang sumasaya? No? Suriin mo yung buhay. Toxic. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Huwag kayo masyadong maniniwala sa social media. Okay? Amen? Amen? So, Pastor, anong dapat natin gawin? Number one, understand that basically there are 3 kinds of people. Okay? Understand that basically there are 3 kinds of people. Wise people, foolish people, evil people. Sabihin nga natin wise. Wise. Sabihin nga natin foolish. Foolish. Sabihin nga natin evil. Evil. Alright, ano po ang mga pagkakaiba ng mga taong ito? Right? Una, mga kapatid, the differences between wise, fool, and evil is how they deal with the truth. Okay? Ang pagkakaiba mga kapatid ng ugali ng matalino, hindi po, it will not give justice if we say yung wise matalino. Kasi sa Tagalog, pag sinabi mong wise, iba ibig sabihin nun eh. Manggagancho, mag-iisa. Diba? Diba? Tama, toxic, no? Ang ibig sabihin ng wise mga kapatid, yung mahusay maghandle ng buhay. Okay? Maliwanag? So balik na lang tayo sa English. Na mas maganda yung English kasi sa Tagalog pagdating sa wise. Okay? Anong pagkakaiba ng fool? Anong pagkupain ng evil? May pagkakaiba silang tatlo. No? It has to do with how they handle truth, katotohanan. Alam niyo ba mga kapatid, ang katotohanan, kahit kailan, hindi magbabago kahit makalimutan mo. No? Amen? Amen po ba? Ang araw, nagsa-sunrise, umiikot yan kahit cloudy, kahit hindi mo nakikita. No? Amen po ba? Katotohanan yun. No? Amen? But, ang pagkakaiba ng wise, fool, and evil, yung wise, they can handle truth. Yung fool, they don't know how to handle truth. Yung evil, they cannot handle truth. Okay? Aliwanag po ba? Wise, for example. Gawa tayo ng example. One time, meron po akong meeting sa Maynila. No? Late po ako ng gising. I had to rush. No? Pagsakay ko sa aking sasakyan, nagmamadali ako. No?
hindi ko alam yung pinaka-express way, merong speed gun. Yung namamaril. At saka, wise. Wise kung saan-saan pumupwesto para hindi mo alam kung nasan siya. Di, atang, saan ka hulihin? Sa toll gate. Gagaling ba? Lakit sa'yo, talagang nakatodo yung uniforme. May dalang iPad. Ha? Sir, sandali, bago ka magbayad, usap muna tayo. Ano po yun? kayo po ba si Alvin Benson? Opo. Overspeeding po kayo. Hindi mo lang overspeeding. Labas yung kanyang iPad. Kayo po ito, di ba? Sasakyan nyo ito. Ito kayo, driver. Kasi yan pa rin po yung suot nyo. No? Di ba plate number nyo to? Ito po yung date. Ito po yung speed nyo. Nabaril po kayo ng speed gun namin. Alam nyo po, 100 po dito ang maximum speed limit. No? Nasa 140 po kayo. Sabi ko, sir, kasi nakita ko doon, 100 at saka 60, edi pinag-add ko. 160. Tapos uulihin mo ko, 140 lang ang takbo ko. Hindi ko bibigay lisensya mo. Hindi po, sir, yung 100 maximum, ano, maximum po yun. Yung 60 minimum po yun. Edi sana nilagay niyo. Nakatwiran ako. Sige na po, sir. Kailangan niyo pong kunin yung lisensya niyo doon sa East Avenue kasi isa pa lang yung opisya. Kasi ngayon meron ng San Fernando eh. No? East Avenue doon po sa may namin. Eh gano'n naman katagal yun? Mga tatlong araw po. Tapos hindi lang po yun. Magbabayad po kayo ng 2-5 para sa penalty nyo kasi moving violation po yan eh. No? Okay? Tapos eto pa, a-attend po kayo ng seminar. Seminar? Gano'n naman kahapon yung seminar? 8 oras po. Sabi ko isang araw, 2-5. Ay, di po yun! Meron pa pong handing fee kasi di-deliver pa po namin yung lisensya nyo doon sa East Avenue. E, magkano naman po yun? 800 po. Magkano bayaran ko? Magkano ba bayaran ko? 2-5 plus 800. Magkano? 3,000! Ha? 3,000! 3,300. Panggasolina ko pa. Pangkain ko pa. Siyempre, abutan mo pa yun para bumilis-bilis ng konti. Payat yung 5,000 mo, kapatid! Alam niyo mga kapatid? No? Shhh! Ingay siya. No. Hindi ko na inulit yun. Pag sinabing 100, nasa 90 ako. Alagay ko ba? Eh kung may daya yung speed gun niya, nangyari na naman ako. No? Ngayon po, ayoko na magbayad ng 5,000. No? Bakit? Iyon yung katotohanan lalabanan mo. Wise. Ha? Hindi ko na inuloy. At saka ito pa matindi. Lahat ng dadaan doon sa SC Tech, sinawarningan ko na, ay, mag-ingat kayo dito. Pag malapit na sa palikong ganyan, then, meron doon na mamarel ng speed. No? Mamaya-maya, lapit sa akin, isa kong kaibigan, alam mo, pastor, tama ka. Bakit? Nadali din ako eh. Hindi ka naniwala, oo yan. Ina-toxic ka din ngayon. No? Alright? Sa buhay pala, kailangan natin maging wise tayo. Shut up! Kailangan maging wise tayo. Amen? Ngayon, ano naman yung fool? No? Ano naman yung fool, mga kapatid? Ang wise kasi, open yan eh. Pwede mong i-correct. No? Tapos, ano yan? Hindi yan defensive. Okay? Tatanggapin yan kung ano ang mali niya. At saka, you know, they learn and grow, and kung nagkamali man, babawi. Sana lahat tayo wise. Diba? What a world it would be. What a family it would be. What a career it would be. Kaya lang mga kapatid, iba sa atin fool eh. Anong fool sa Tagalog? I like that. No? Kasi sabi ni Google yun eh. No? Yung mangmang ignorant. Yung fool, tingin mo katabi mo. Tingin na! Tingin mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Huwag kang tatanga-tanga.
Ganyan ang mentoring, diretsuhan. Kaya kung balat si Buyas ka, 10 seconds. 1, 2, 10. Ang foolish mga kapatid ganito, no? Sa halip na mag-adjust kasi nga nagkamali pa, nagkamali na, ay justify pa yung pagkakamali. No? Yung puno kasi, hindi, tumawid sa kalye. Nabangga tuloy ako. Naka-drugs yata ito. Pati puno, tumatawid. Ano yan, Lord of the Rings? Pag kinonfront mo with a problem or with an issue, ang gagawin ng isang foolish person, number one, oh, hindi ako yan ha. Dinidinay. Tapos, pagsukol na, siya kasi eh. No? Ito pa, oo, drug addict ako pero konti lang. Lumabas ka nga sa drug test addict eh. Tapos sabi mo, konti lang. Hello? Amen? Foolish eh. Amen? Tingin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, syunga. Tapos, ang galing magpalusot. Ang, you know, huling-huli na sa akto. Huling-huli na sa akto. Sasabihin, is that what you think? Is that what you think? No? They will do anything within their power to evade the issue. Foolish yun. Syunga-syunga yun. Tanong, may mga ganun bang tao sa buhay niya? Ganun ka ba? Oh, pastor, parang kunti lang. They don't learn. They rarely grow. Rarely they grow. Sinabi ng huwag pumatol sa may asawa. Ito, magmamaritas ako sa inyo. Best friend ko to. At saka meron akong permiso para i-share sa inyo to. No? Brad ko siya sa fraternity. Babae. No? Naging ka-close ko siya. Kasabay kami ni U-Fight nung araw. No? She's very pretty, sexy. Hanggang ngayon. No? She's what? She's like mga 52 years old. But, ay, grabe, akala mo, nasa 30s pa. Ganun siya yung tumatanda. Di ba nakakainis? Tapos, ang lakas kumain. Di tumataba. Ano mo? Ano? May pagka-dipolo ka ba? Bakit? Lima na yung anak. Iba-ibang tatay nun. Oo. Oh. Kaya tawag sa kanya, Hilda Colonel eh. Di ba si Hilda Colonel, apat yung anak, apat din yung tatay? Hindi alam, hindi niya alam yun ah. Alam niyo kami mga pastor, mga marites din kami. Lapit sa akin, tol. Pwede ka ba? Ay, pwede. Pausap. Punta ako dyan. Oh, sige. No. Gusto siya ng asawa ko. No? Kasi napapatawa niya asawa ko, si Ate Minyo. So, dating siya doon, sabi siya, Tol, kumatol ako sa may asawa. Sira ulo ko pala eh. Ano ka na ngayon? Kagalit siya kay asawa. Ay, siyempre! Pero Tol, mahal ko siya eh. Masakit. Sige na nga. Anong gagawin mo? Di papakinggan mo na lang kasi naglilita niya, naglalabas ang sama na loob. No? Alam mo, sermonan mo pa, kawawa na nga. Alam, buti na lang maganda ka. Lumipas ang dalawang taon. Tol, punta ako sa inyo. No? May sasabihin ako sa inyo. Sige. Dito kayo mag-dinner. No? Habang nagdi-dinner kami, bigla naman siya lang breakdown, liyak na naman. Tol, may sasabihin ako sa inyong dalawa. Ano yun? Puntis ako eh. Very good! Iba yung nakapuntis sa akin. Hindi ka lang ako babae, dinukdok na kita dyan. Siyempre, si Ate Benyos, you know,
hinako siya. Kasama mo na kaya, ayaw ko sa dyan. Lumipas ang aling na po. Dala-dala niya isang baby. Ha? Yung anak dun sa lalaki. Mga kato. Tol, pwede ba dito muna akong pamira? Ano ang nangyari? Nagsisimula na siya magsalita. Lumat ng tubig na ba? Anong sabi ko? Tanong niya ko ang sabi ko. Uulitin mo na naman yan uli eh. After 2 years, inulit ulit. Ano mo na, Liz? Hindi mo katabi mo. Tanga! Ang daming tao sa mundong ito, tanga, sana hindi ikaw yun. Eh, pastor, paano naman yung nagtatanga-tangahan? Ganun din! Pangalan niya, Alice. Yung Alice ba dito? Apat din po anak niya. Pero 52 lang po yun. Eh, sabi niyo kanina, 67 kaya ang limit. Hindi po siya yun, hindi po siya. Ang foolish, paulit-ulit. Ha? Ang nakakapagtaka. Ano ba nang mali yung ginawa mo? Sana ba, inulit, sana ba ibang kasalanan naman? Panay-panay yun eh. At saka mga kapatid, ito matindi. Ang dami, pati ako damay. Bakit kaibigan ko eh? Walang tutulong, walang dadamay. Buti na lang maganda talaga. Hanapin mo picture. Nasa nag-picture yung yung cellphone ko. Mamaya po, kita ko sa inyo. May lalapit yan. Pastor, saan picture? Sobra na kayo! Ito yung magpapapicture daw sa inyo. Saan yung picture kanina? Probably Damon well. No, but because of their capacity, hindi eh. Probably they tried changing. No? Pero wala, hanggang doon lang talaga eh. Ewan ko ba? Right? Bakit ko sinishare to? The moment na tanggapin mo na ganito yung mundo, no? Mas magpuproteksyon ang yung sarili mo. Yeah. Merong mga tao talaga na kahit anong gawin mo, foolish, no, susyunga-syunga. Amen po ba? Eh, pastor, ano naman tong evil? Ay, by the way, yung foolish mga kapatid, ang learning curve, ang excellent learning curve ng isang tao pa ganyan. Paslan. Ha? Dito nagsisimula pa ganyan. Ha? Iba gumaganyan, pero umakit ulit. Yun ang learning curve. No? Ang ideal yung isang direction gano'n. Okay? Okay? Yung susyunga-syunga, flat. Meron kong isang slide. Diba? Natawa-tawa kayo, ganyan kayo eh. Pero ako natatawa eh. Grabe, ang init-init sa church. Mamaya-maya, init-init ang init sa church. Grabe, pastor, tutulong ako sa'yo. Ha? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga sa inyo. Pastor, may sasabihin ako sa'yo. Pwede ko bang magpahinga muna? Saan ka magpapahinga? Hindi muna po ako mag-church. Bakit? Nakikita ko po yung may utang sa akin. Gets ya? Ha? Meron naman. May tinamaan. Buti lang, pala tayong t-shirt. Meron naman mga kapatid. Meron po akong kaibigan. Mag-joke ka ngayon. After 2 hours, dun palang tatap. Tapos ang tawa niya pa.
Ay, gabay! Sino to? Nag-get ko na yung joke eh. Grabe, 2 hours ago yun! Meron taga slow. No? Pero ito mga foolish na ito? No! Flat! Tingnan mo ilong mo. Tingnan mo ilong mo. Oy, Pinoy yan, Pinoy. Ah, ano naman? As hard to admit, mayroong pangatlo eh. Get siya? Tingnan mo katabi mo. Ayaw na tumi. Ayaw sa kanyang kapatid. Kapatid. May mga demonyo talaga. Feel na feel, oh. Feel na feel. Yeah, guys, I'm sorry, but even though it's hard to admit that there are evil people around the world. Diba? Dito sa Japan, maraming kwentong ganun. Sa ibang sa atin, ang daming kwentong ganun. No? Kahit saan talaga, and you know what? They really intend to harm you. No? Tapos ito pang matindi. Nag-aala Absalom, sa harap mo, katino-tino, pantalipid mo, diba kung anong sasabihin sa'yo? Tapos malalaman mo sa iba pa sinabi, hindi sa'yo. That's evil. No? Anong sabi ng salita ng Diyos? Kung meron akong issue sa'yo, tayo mag-usap. No, okay, kung kanina kung nino pa sasabihin, bakit gusto mo ng kakampi? Amen po ba? These are evil people. Amen po ba? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, whatever things are lovely, whatever things are noble, whatever things are true, if there be any excellence, if there be any praise, think on these things. Ito yung pag-isipan natin. No? Alright? Tapos, you know, they want to take you down. No? Para bang natutuwa sila kapag ikaw ay bumabaksak, nalulugi, nawawalan. No? Alright? Hindi ba evil yung mga kapatid? And as hard it is to believe, you know, wala silang best interest sa'yo. Ang gusto nila mga kapatid sa atin mga is to see your downfall. No? At merong mga taong ganon. You'll be surprised mga kapatid. Baka kasama mo pa sa bahay. You know, ah, kapatid, sa totoo lang, nung araw, dinidismiss ko to sa isip ko. No? Kasi, somehow mga kapatid, meron pa tayong spark of goodness in us. Bakit? Ako na-born again eh. Nung na-born again ako, tumino ako eh. No? Kaya lang, yun yung turning point nung na-born again ako. Alright? So, dinidismiss ko to. Hindi naman siguro gagawin yun. Pero mga kapatid, ginawa eh. Nagigets po ba? No? Tapos, I've seen it too often. Sa mga naka-counselan ko, sa mga pamilyang na-involve ako, sa simbahan, nakikita ko eh, there are evil people. Yung chronic, yung kung magsinungaling to the teeth, no? At ang matindi, pinapaniwalaan yung kasinungalingan niya. Maganda ako. Eh, ang pangit-pangit nga eh. Ganun po ba? Wise people, foolish people, evil people. Ito, suggestion. The sooner you accept that, no? Hanggang maaga mo natanggapin itong mga bagay na ito, the sooner you will become successful, you will have progress in your life. Kasi makikita mo, ah, ito pala yung mga dapat kong iwasan na tao. Yes, mga kapatid, no, kahit pamilya mo at loko-loko, pwede mong iwasan. Amen po ba mga kapatid? Always protect yourself. Alright? Paano yung pastor, asawa ko? Sorry ka na lang. No? Amen po ba? At kung asawa mo yon, huwag mong baguhin. Tanong mo lang bakit? Hindi mo kaya. Hindi mo kaya baguhin asawa mo. At kapag sinubukan mo, di ba mayroong certified accountant? Di ba? Ito, certified failure ka. Ang makakapagbago lang sa asawa mo, hindi ikaw. Si Lord, at saka yung may tao, yung tao mismo. Subukan mo. Try mo. Hindi kaya talaga eh. I'm sorry to say, no? Pero parang, as soon as you accept this, no?
mas lalaya ka ba at mas mawawala yung burden no sa mga balikat mo. Amen. Meron po ba kayong natututunan? Hanggang anong oras po tayo dito? Hanggang anong oras tayo dito? Amen. Bago mag-5. O sige, meron pa tayong time. Kasi 12 points to eh. Pang-ilan pala ka tayo. Grabe. Wala pa pala tayo sa... Nagsisimula pa. Tapos na po ang aking introduction. Ngayon magsisimula tayo ng ating mentoring. Number 2. By the way, bago tayo pumunta number 2, okay po ba sa inyo na unawaan nyo? Yes. Okay. Nagpapatawa tayo, but you know what? It's true. No, mabigat to. No, pinapagaan ko lang mga kapatid yung sitwasyon. No, actually, seryosong tao ako, pero mahilig lang ako magpatawa talaga. Joke. Hindi na gets. Number 2. Let's realize that there are some people, they won't change. Amen? At some point in our lives, all of us, eto ha, bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga sa'yo. Kuminsan mga kapatid, tayo, at some point of our lives, etong tatlong uri ng tao ito, ikaw yun, ako yun. Tama mali? Kuminsan may pagkademonyo tayo eh, may pagkasutil. No, ang tataray. Di po ba mga kapatid? Ako, there are times talagang kuminsan kapag inis-inis ako doon sa tao, I really intend to hurt him or to hurt her. Eh, parang makabawi man. Amen po ba? Ganun tayo eh. Okay? Pero mga kapatid, alam niyo ba yung fool? Kapag natutong magtanong at kapag there is a change of heart, pwede maging wise. Gets nyo? Yung wise, kapag nagsimula siyang hindi na magtanong, magiging mangmang yun. Magiging fool yun. Kaya anong importante natin kailangan malaman yan? Kailangan aware tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. At accountable tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Huwag natin i-blame si ganito. Let us not blame the weather. Huwag natin i-blame si nanay o si tatay. No? Biktima po kasi ako eh. Okay, fine. Nung araw, biktima ka. Hanggang iba, biktima ka pa rin. O ikaw na nagbibiktima. Tama mali? So, kuminsan mga kapatid, yung wise nagiging fool, nagiging evil. Pero yung evil, nagiging fool, nagiging wise. Amen? It interchanges. No? Alright? Ang tanong, nasan ka dun? Okay? Yes, people, we want to see people change, but not all people have the capacity to change. Amen? Look at Hitler, for example. Bakit magkalit na galit sa mga Hudyo? Sana isang Hudyo lang pinatay. Hindi, 6 milyon. No? Napuntahan ko kung saan sila ginas chamber sa Poland. Grabe, pagpasok mo po lang, talaga mararamdaman mo na yung evil spirit nandun hanggang ngayon. Alright? No? Imagine, yun yung pinakahuling suitcase na bit-bit nila. Yun yung huling sapatos na suot nila. Okay? Naiwanan lang doon. Bakit? When you enter that concentration camp, ang tao doon, highway to hell. Okay? Okay lang sana, isa yung pinatay niya. 6 milyon? That's evil. Amen po ba? Huh? Yung mga serial killer, na nahuhuli. No? 15 yung pinatay, 7 yung pinatay. That's evil. Okay? Let us realize mga kapatid, and let us be careful who we associate ourselves with. Amen po ba? Amen. Amen? Amen? Sometimes mga kapatid, we make the mistake also, no, of becoming foolish, of becoming evil in our own right, no? But kasi, you know, generally, wise sometimes do foolish things too. No? Pero yung foolish, sometimes they do things that are wise. Okay. So talagang nasaan tayo, it changes, no? Amen? Amen? Amen. Amen. Okay, ano pa? Kasi kung ang pananaw natin, kung ikaw ay responsible, you are a loving person, no? Ina-assume mo na siya loving din. Na siya responsible din. 'Di ba? Mali.
pare-pareho tayo ng issue. Meron tayong mga issues, mga kapatid, pero hindi pare-pareho yung issues natin. Thank you very much. Salamat po. Amen po ba? Hanggat nandito ka sa mundong ibabaw, masasaktan ka. Kung ayaw mo saktan, lipat ka sa Mars. No? Amen? You see, ito talaga sinulat ko to. Just because, makinig kayo mabuti dito ha, just because someone can change doesn't mean someone will change. Amen? Did you get that? Just because someone can change does not mean someone will change. Amen po ba mga kapatid? Kaya ikaw at ako, dapat pairali natin yung discernment natin. Tingin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, please lang huwag ang tatanga-tanga. Amen po ba? Kaya ka na born again para itigil na yung kasyungahan mo. Okay? Yun yung puhunan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Para ano? Para malaman na natin kung sino tong mga ito sa buhay natin. Because yun yung pangatlo. Charan! Let us learn how to spot. Sino yung bibilyan? Amen! Spot. Diyan doon sa gitna. Oh. Di ba kahit saan mo ilagay? Spot yun eh. Oh. Ito, spot natin yung mga toxic na tao sa buhay natin. Okay? Game? How do you recognize the signs? No? May mga manifestations yan. No? May mga kilo sila na ano, na glaring, kita-kita, o isa-isa natin. Kasi sa amin pag ginanyan. Ay, lahat. Ay. No? Sa amin kasi pag ginaganyan po nang bago. Nangyari po ba sa inyo may hawak-hawak ng picture? Oo. Ginaganon mo. Ay, kapit, ay, gumana. Ay, litrato nga pala to. Fool. Alright. Learn how to spot toxic people. Ayan, sige. Number one. Hindi po, yung number one. Yun, nung una, yung kanina. Making the same mistake over and over again despite frequent attempts to help them and ample time, enough time to correct the problem and change. Okay? Yung paulit-ulit, yung kamukha ng kinuwento ko sa inyo kanina. No? Right? Panay-panay na lang. Panay-panay na. Toxic yun. No? Number two. Walang kinuwento kundi sarili niya. Ako? Alam mo? Ako. No? Diba yung, remember the parable of the rich fool? Yung kumita siya one time, grabe. Ano sabi niya? No, I will build bigger barns. I will build this for myself. Palay, I. Wala kang mamakitang tumulong sa community. O they give back to the community. Hindi, panay, I. Self-absorption. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Tanga. Ngayong gabi, utas ka. Diba? Amen? Kukunin kita ngayong gabi. Bakit? Iyan, yung mga pagpapalang yan, binigay sa'yo para ibahagi mo sa iba. Huwag mo sarili mo. Okay, amen. Pumapapatayo ka ng malaking kamalig. Yeah, fine! Pero para sa iyo na naman. Amen po ba? Bakit? Dinagdagan niya pagbandang huli. I made this to myself. I'm going to drink, eat, and be merry. Panay self, panay pleasure. Self-absorption niya. Panay ako. Ang tawag po mga kapatid noon sa Grego, ego, I, me. I, myself, and me. Yung panay-panay. Ang hirap kasama ng mga taong ganito. Ano po ba? Napakahirap. Paka-toxic. Pero ang matindi dito, makinig kayo mabuti sa akin ha, baka mahawa ka. Spirito yun eh. I-transfers. Kaya ako may iwas sa mga taong ganito. No? Mga kapatid, I'm not talking about evangelism ha. Okay? Don't get me wrong. I'm not talking about evangelism. But yun ang focus natin, di ba? Bakit? Mga evil people yung evangelize natin. Mga foolish people yung mga evangelize natin. But what I'm talking about are people within our neighborhood, people within our family, people we associate ourselves with. Gets? Yes. Ang hirap ko sa amin ito. Namali ang turo. Jangan. Next, babawi ako.
Laing. Self-explanatory, di ba? Ha? Sinungaling eh. Ha? Anong kakambal ng sinungaling? Nanakaw. To? Tingnan mo yung mga sinungaling at saka magnanakaw, magkaaway. Bakit? Nagkakaamuyan sila eh. Hindi po ba mga kapatid? Actually, meron akong ginawang kalokohan lately. No? Meron akong isang tao na lalaki, hindi ko mapagtanto kung talagang lalaki. Gets nyo? Kasi kuminsan pag may nahuhulog, ay! Eh, may kaibigan akong bading. Sabi ko, Rory, ka. Discern mo nga yan. Ano sabi sa akin? Pastor, halamang dagat. Ala. Malansa. Sabi ko na nga, bro. Okay? Amen po ba? Sumali. Amen? Next. Ewan ko kung uso dito dyan, kung dito uso sa Japan. Mga scam? Manipulation yun eh. Yari ako may utang. No? Ang bibigtimahin ko si Lem at saka yung dalawang katabi ni Lem. Ha? Si Mama Alice. Hindi si Alice yung kinakwento ko kanina. Sorry, John. Laki ng utang ko. Gawin ko sa kanila, sama ko sila sa bangko, pautangin ko. No? Pero yung inutang nila bibigay sa atin, sabi ko, ako magbabayad. Homemaker. Right? Hindi ko binayaran. Tinanggap ko lang na tinanggap yung pera, pero hindi ko binayaran yung bangko. Sino patay? Sila. Sila. Manipulation yun. You know what that is? Evil. Evil. Pastor, 1.8 lang po muna. Tama, 5,000 eh. Sige, pasukin mo. Sino na Goldex dito? Mami na. Diyari kayo ngayon. Diba? Manipulation yun. No? Ay, ibig sabihin, kailangan maging wise. Next. Kapag yung kausap mo, gusto, ikaw lang yung pinagsasabihan at ayaw mong papagsabihan, iwanan mo na yun. No? Okay? Bakit? Toxic yun sa buhay mo. Imagine mga kapatid, payo siya ng payo, hindi naman makita sa buhay. Hello? Oh, ha? Amen po ba? Next. Yang kasing babaeng ginagay mo sa akin. Diba? Ina-assign yung blame. Hindi nakita, may participation siya. Grabe mga kapatid, kahit sa insurance ngayon, may participation kayo. Amen po ba? 7,000. Bakit? Standard yun. So, para hindi mo i-assign yung blame ko sa iba. Para mag-ingat ka rin sa kada drive mo. Amen? Next! Yeah. Dami ito sa church. Okay? Dami ito sa church. No? Nung pagdating ko, 3 weeks ago, galing po kami ng bakasyon eh. No? Sa Europe. Kasi yung family ni May, sa Paris po nakatira. So we were there for almost 2 months. Pag uwi ko, lakas-lakas ng ulan. Alam niyo mga kapatid, mula nung dumating ako hanggang umalis ako papuntang Japan, ang lakas ng ulan sa Bataan. Sa Pilipinas, for sa Central Luzon, bakit? Dalawang bagyo yung nagpapalitan eh. Gets niya? Nung una, di siyempre, na-miss ko mag-preach. Na-miss ko yung congregation ko. 2 months ba naman? So grabe, nag-altar call. Parang kanina, nag-altar call. Lahat, grabe, natuwa ako lahat. Walang tao sa upuan, lahat sa harapan, saka nagsisiiyak. Sabi ko, Lord, salamat po. No? Right? May transformation na nangyari, may breakthrough nangyari ngayon. No? Then started raining again. Now started raining. Ang lakas talaga ng ulan. No?
di dating yung Sunday. Ika. Nasaan yung mga nagsisiyak ngayon sa Sunday dito? Nasaan yung mga nagsipagpumik? No? Na ibibigay nila yung buhay nila kay Lord. Isang linggo lang yun eh. Pastor, umulan. Ano yan, asin? Natunaw? Iyak-iyak pa man din. Lord, susuko ko buhay ka. Umulan lang na wala na. Sino dito gusto pagpalain ng Diyos? Amen! Kumilos ka. Tama, tama. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Accept responsibility. Yes, next. Sino mong tinatamaan dito? Amen! May kilala kayong ganda ta? Ha? May kilala kayong ganyan? Toxic yan, toxic. Layasan nyo na. Next. Ha? Kawawa naman ako. Ako na naman na may kasalanan. Narinig nyo na to sa inyo, no? Ginagawa ko ng lahat, hindi pa rin ako napapansin. Hirap na ako. Shunga, bakit mo kasi pinasok yan? Sinabi niya nanay mo, huwag mong pakasalan yan eh. Oh, ano ka ngayon? Magdusa ka. Oh, amen? Amen. Bakit pala kayong tumahimik? Mukhang may tinamaan na naman ako ha. Pastor, mukhang madaling i-discern tong simbahang ito. Pag tumatahimik, tinatamaan. Hindi na kailangan gusto niyo daling ko yung kaibigan kong bading? Malaman natin yung sino yung mababating-bading dito. Saan tawag ko lang doon? Gusto pumunta sa Japan, no? Next. Eto, classic to. May nangyari na ba sa'yo, mga kapatid? Galit ka! No? Aba, yung asawa mo sa galit? Nangyari sa'yo yan? Inuunahan ka? Bakit? Alam na sa iyo may difference eh. Nagagalit-galitan, inuunahan ka para tumahimik ka na lang. Yan yun! Tingin mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, stand mo, bulok! Mamaya away to. Nako, nagbanta na. Last na mentorin na to. Tigil lang. Kasi palalim ng palalim to eh. Sinong na-hidden agenda na dito? Ha? Na-hidden agenda. Hindi kasi truthful. Alright. Meron tayong mga, ewan ko sa inyo, pero ako, meron akong mga kaibigan na galit na galit si Ate May nyo. Malayo pa lang, anino pa lang. Ay, magaling na ka. Wala namang ginagawa sa inyo. Basta. Something is wrong with him. I just can't, you know, I just can't put my finger on it. Sabi niya, may gano'n. Ibigyan ko yung bata pa kami, magkasama lang. Kinder, hanggang ngayon kaibigan ko. Tapos, pahala ka, sa akin gano'n. Tanya ako lang nangyari. Ano po nangyari? Eh, di gumawa ng kabulastugan sa akin. Here comes Ate May. Buti nga sa'yo. Ano ka ngayon? Mula nun, kasi gusto kong maging wise eh. Nakinig na ako sa asawa ko. Bawi! Bawi! Oh, oh. Hindi naalis. Bawi. Bakit? Yung mga asawa, mga kalalakihan.
Kung naniniwala ka sa Holy Spirit, ito mas matinding Holy Spirit. Yan ang Holy Spirit na nakikita mo. Oh, di ba? Yan, no. Kunyari mabait, pero sa dulo, ikaw ang tatamaan. Daming may hidden agenda. Toxic eh. Even. Next. Marami pa ba yan? Marami pa. Since hindi sa kanila nagsimula, walang kwentang idea yun. Subukan mo sa kanila magsimula. No? Aabutin kayo madaling araw, yun pa rin pinag-uusapan nyo. Di po ba? Pero hanggat hindi sa kanila nagsisimula at galing sa'yo yung idea, dedetmahin ka lang eh. Ang dami mga ganun tao. Amen po ba? Tapos ang dulo, bebentahan ka lang pala. Amen po ba? Mamaya. Next. Uy, alam mo kapatid? Uy, alam mo kapatid? Si Sister Alice ba? Nag-share sa akin. Grabe, ganun pala ang buhay nun. Wow! Pag-pray natin ha. Ginamit pa yung prayer para makipag-marites. Ayan yun oh. Malicious yun eh. Amen. Ito sasabihin ko. Tingnan mo katabi mo. Sige na. Sabihin sa kanya, paki mo. Paki mo. Diba? Malay mo, paki mo. Hindi mo naman alam yung kabilang side of the story. No? Alright, tapos magrarat-rat ka dyan. Next. Ignoring boundaries they or other people have set. Alam mong hanggang dito ka lang. No? Alam mong may demarcation line. Pasok ko ng pasok doon. No? Amen? Saan nagsimula to? Garden of Eden. Lahat pwede mong kainin. Huwag lang yung nasa gitna. Anong ginawa ni Eva? Yung mga babae kayo. Right? Tapos pinahamak pa si Adan. No? Tikman mo na. Next. Passive aggressive behavior. What happens to your face and what happens behind your back are very different. Ito yung passive aggressive, no? It's a term in psychology na iba yung nasa harap sa nasa likod. No? It's two sides of the coin. Doon nagsimula mga kapatid yung term na yung two sides of the coin. Ano yun? Isa mabuti, isa masama. Yung isa ibang itsura, yung kabila ibang itsura, no? Tingin mo katabi mo. No? Tingin mo katabi mo. Mukha bang coin 'yan? Ha? Right? Yung passive aggressive, galing po ito sa salitang hipokritos. No? Yung salitang hipokritos, ito po nung araw sa Greek drama or sa Greek literature, since wala pa naman, hindi pa naman nagsasalita yung mga movies noon eh. Ang ginagawa nila images, no? Kapag masaya, isusuot yung maskarang nakangiti. Kapag umiiyak o malungkot, sinusuot yung maskara ng malungkot o umiiyak. Ang tawag doon, hipokritos. No? Where we get our term, hypocrite. Amen po ba? Passive-aggressive yun. Maraming ganyan na tao. No? Iba sa harap mo kaysa nakatalikod. Okay? Alright? Okay, next. Last. Kaya na-split ang church. Alright? Kaya na-split ang church. Bakit? Ang leadership dito, siya doon. Tapos ang matindi, ipupush niya yung sarili niya na ano, underground, no? Iisa-isahin yung mga pwede niyang biktimahin para umalis. Nangyayari ba 'to o hindi? Nangyayari 'to. Amen po ba? Right. Tapos ito pa matindi, umalis na nga, sinirahan ka pa. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, may balik yung mga ganon. Bakit? Hindi papalampasin ng Diyos yun. Amen. What you sow, you reap. Amen po ba, mga kapatid? Mga kapatid, I can go on and on. Ang daming listahang ito. But you get the point now, right? Amen. No? Nag-gets na natin yung mga dapat nating mangyari. No? But, you know, yung matalino, yung wise, no? They realize what they did. No? And when they realize what they did, iko-correct nila yung kurso nila.
No, itatama nila yung kanilang kailangan itama, magbabago yan at saka magpapalago. No? Bakit? Wise eh. Amen to ba? Ngayon, kung i-allow natin yung mga toxic people into our family, into our homes, into the leadership of the church, into our career, mga kapatid, no? I'm sure toxic culture will follow. No? Madadamay lahat. Madadamay lahat. Ngayon, if you're aiming for progress, whatever that is, family, career, no, church, mga kapatid, itong mga taong ito, it will slow you down. No? Tanong, kailangan mo ba sila? I don't think so. No? Amen ko ba? Hindi natin mga kailangan kung ganito, mga uring tao, no, na nakapalibot sa atin. Again, I'm not talking about evangelism, ha? No, I'm talking about people who we associate ourselves with. Okay, number four. Ilan na lang? Walo na lang. Take a look inside my heart. Take a good look inside in the mirror. No? Ano sabi ni Michael Jackson? I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Hindi mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, baka naman ikaw ang may diferensya. Di ba? Tama mali. No? The first thing to look for, no, is the mirror. Pag gising mo sa umaga, ang ganda-ganda ko. No? Kung pwede lang magsalita yung salamin, sinungaling. Na, pati salamin na Photoshop. Yung health, yung kalusugan ng leader, no, damay ang buong kongregasyon. Amen? Pero kahit kailan, hindi pwedeng maungusan ng kongregasyon yung health ng leader niya. Getcha po ba yun? Alright? So, tignan mo yung responsibility ng isang pastor. Tignan mo yung responsibility ng isang ina. Tignan mo yung responsibility ng ama sa tahanan. Tignan mo yung responsibility mo sa karir mo. Alright? If you are not healthy, huwag mo nang iyasa sa iba na maging healthy sila. Bakit? Ikaw nga hindi eh. Now, it all starts in the mirror. Pastor, paano kung may tama ako dito? Kuminsan evil ako, kuminsan foolish ako. No? Kuminsan-minsan wise, pero di rin Lord eh. No? Ano dapat mong gawin? Number one, confess. No? Okay? Confess. Kaya pala, alam mo ma, sa James, confess your faults one with, hindi ko maintindihan yun. Confess your faults one with the other, tapos kaduktong so you may be healed. Ay, ako yung sabihin ito. No? Iko-confess ko yung kasalanan ko sa'yo, tapos gagaling ako? Hindi eh. No? Amen? Yung pala mga kapatid, may laya. No? Kapag sinabi ko sa'yo kung anong nararanasan ko, but please lang mga kapatid, siguraduhin mong hindi marites yung kausap mo. Kasi toxic na naman yun. Yung private mo, malalagay ka sa Facebook. Amen? Kunyari blind item, alam mo ikaw yun. Confess and address the issue. Okay? Amen po ba? Pangalawa. Can you do this? Can you invite other people to give you feedback? Tignan mo nga yung tigas mo. Kasi sa amin, sa church namin, I allow my leadership 4 times a year. I-critic ako. Pag-preach ko, my relationship with my leaders, my relationship with my parishioners, with the members of the church, and my relationship with my family. 4 things. 4 times a year. Okay? Nung hindi ko ginagawa yon, feeling ko wala na akong kailangan sa mundo eh. Pero when I started doing that 10 years ago, ha? Dami ko pa lang bago. No? Okay? And it keeps you on check. Nati-check yung humility mo, nati-check yung kilos mo sa ministry, nati-check yung kilos mo sa family mo. Alright? Amen po ba? No? Okay? Kasi ang problema ng lahat ng manggagawa ng Panginoon is the time with their family. Sumasablay.
Okay, sumasupply. No? So isang napansin ko kasi, tiyan mo, before the pandemic, wala ako sa bahay 165 days in a year. Bakit? Dahil sa inyo. Every other month, nandito ako noon eh. Bakit? Yung gawain dito talagang it's growing, it's blooming. Talagang aalala ka. Kuminsan, kasama ko yung family ko. Kailang we started going to high school, hindi na pwede. No. Kasi nung elementary, walang problema. Ako may ari ng school eh. Sabi ko lang sa teacher, ay yung mga teacher, primary 12. Ayusin yung grade niyan. Ayusin mo. Pero lang yun. Hindi na pwede ngayon yun. You know, binilang namin mag-asawa, sabi niya sa akin, alam ko, 106, maximum nung nawala sa amin, 165 days. Started crying, you know? Huh? Sabi ko, no? Yung time na bibigay ko sa pamilya ko, nakukuha pa rin iba. Kaya ngayon mga kapatid, every chance I get, talagang gusto ko kasama sa bahay. Yung anak namin, is 14 years old, na yun ni Zoe. Pero sa time, sabi ko sa kanya, Zoe, kailangan ka ba matutulog dun sa kwarto? Ano ka nang dito eh? Oh, when I turned 28 years old, I moved into my room. Hey, 14 pa lang ngayon, matagal-tagal pa ako mag-aantay. 14 years pa ulit. Nahiyaan ko na. Bakit? Priceless yun eh. Our time with our family is priceless. Amen? Take a look. In the mirror. Hamunin ko kayo. No. Tanong yung pastor yung feedback niya sa'yo. Mga malalapit sa'yo, alam ko hindi mo tatanong ngayon. Bakit sasabihin sa'yo yung totoo? Sungit-sungit mo! Ang kuripot mo! Let's learn to grow. Amen po ba? Amen. Amen. Kapag healthy ka, alam mo bang nasa paligid mo, magiging healthy din? Kapag hindi ka healthy, mamagditin mo ang lahat ng hindi healthy sa buhay. Amen ko ba? Amen. Number 5. Last na nga ba ito? 20. Marami pa. Ha? 4:30. Okay. Limit fools. Hindi mo ma-eliminate 'yan. No? Kailangan, what I'm trying to say, time management. Okay? Mas dikitan mo yung taong magpapabago sa iyo. Amen. Kaysa dun sa mga taong hihila sa iyo sa tsak na kapahamakan. Amen. Amen po ba? Wag mo naman detmahin. Alam mo, madala mo sa church. Amen po ba? But what I'm trying to say, dumikit ka doon sa magbibigay ng benepisyo, bibigay ng pagbabago sa buhay mo. Amen po ba mga kapatid? Amen! Alright, next and last. Ay, hindi pala. Hindi pala ito. Number 6. Remove evil people from your life. Na? Block mo na, huwag mo lang i-unfriend. Nasasaktan ka na nga, inis ka pag nababasa mo. Oh, yung naman. No? Block mo kaya. Ako, yung mga binlock ko mga kapatid, aba, tumahimik yung buhay ko sa Facebook ba? No? Ano ko ba? You don't need unnecessary sorrow. Amen. Tumigil ka na unless gusto mo talaga masaktan. Amen! Amen. Reset. Reset. Surround yourself with wise people. Why? Mga kapatid, as iron sharpens iron, sabi sa Proverbs. Amen? Kindness begets kindness, sabi ng salita ng Diyos. Eh, titikit na ako dun sa mga wise. Amen po ba, mga kapatid? Para naman mahawahan ako ng wisdom. Amen. Amen po ba? Amen.
Alright, mas pipiliin ko na to kasi kung ano-anong kakaletsi-letsi buhay ko, kasama ko lahat, susunga-sunga. Sino nga hanapin kong wise, Pastor? Honest. Sino nga hanapin kong wise, Pastor? Humble. Sino nga hanapin kong wise, Pastor? Yung alam mong nag-grow yung buhay niya in all aspects of life. Maaaring hindi sabay-sabay, pero substantial, prominent yung kakaibang nangyayari sa kanya. Amen po ba? Yun, doon ka didikit. No? Yung humble, yung hungry for truth, yung merong teachable spirit, no? It will beat any kind of smart leader there is in this world. Amen? Yung mga magaling tatlo Gs yan. Dami yan. Dami ko kilalang magaling na naman narating. Pero yung mga humble, okay? Right? Yung honest, they will go places. Amen po ba? Amen? Amen? So, bonus. Pag meron ka ng healthy environment, alam mo yung toxic people, kusang aalis. Kaya hindi ako nagbibiro kanina, mga kapatid. Yung mga kontrabida sa buhay mo, kusang mawawala. Bakit si Judas nagpakamatay eh? Bakit hindi niya kaya yung healthy environment? No? Evil siya eh. No? Imagine magkano lang mo si Jesus. Tindi mo ha. Amen? Benta mo si Jesus. Lupit mo. Di ba evil yun? Di ba kinasian ng demonyo talaga yun? No? But if you have an environment that is healthy, palagay ko kusang aalis. Bakit ka mo? Meron kaming aso sa planta. No? Naging bantay namin siya. Talaga pag gabi, grabe, walang makakapasok doon. Pag pumasok ka doon at hindi ka kilala, lap-lap ang puwet mo. Ilang beses na kami nababarangay dahil may kinakagat yung asong yon. Nagkasakit. Yung binurog ba, tapos ang daming garapata. Kung saan-saan namin na dinalang vet, hindi gumaling-galing mamaya po ano-ano pinagsasaksak. Wala pa rin nangyayari, panay pa rin malungkot. Eh, naawa kami dun sa aso kasi ang galing-galing niya eh. No? Pag sinabi mong sit, tatayo lang. Galing, galing! Pag sinabi mong play dead, sasabihin siya, baliktad yung kuman. Hindi magsisit yun pag wala kang nilang pandesal. Maghapon nga magsabi ng sit, eh, hindi. Yan. Subukan mo, isang minuto lang, isang segundo lang, makakita ng pandesal. Love na love namin yung aso. Ngayon, kailan sabi ko, ayoko namang mamatay ito. Sabi ng mag-aaral ko namin, Tata Hitemi, Pastor, saan sa kayo pupuntang bet? Silang susi dyan. Kung ano naman? Used oil. Used oil. Yung used oil galing sa mga kinay, change oil, used oil. Tara, subukan natin lahat. Nagawa na, desperado na kami. Inuusan! Ha? Siyempre, pinakain mo namin pandesal. Inuusan! Ha? Dito namin mga kapatid, mga garabato talaga, naglalaglagan, oh. Ha? Ngayon, nangangagat na naman. Ano nangyari? Naging healthy ba na gamot? Kaya yung mga, yung toxic environment niya, yung mga parasite niya, nagsialis. May mga garapata ba dito? Use oil lang ang katapat mo. Ah. Mukhang garapata meron. Gets ya? Yes. Surround ourselves with God. Sa mga kapatid, nakatulong po itong people ng umaga. Sapagat magmi-meeting pa kami ng mga leaders nyo, pwede ba kami naman? Amen po ba? Amen. Amen. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataon. Tulay Panginoon, ang daming patibong sa amin ng kaaway. At alam po namin, Panginoon, kung saan lahat ang gagaling to. It comes from the enemy who desire to put us down. But Father, you are the God of light.
Lord, ina-expose mo, Pakinoon, ang mga kilos ng kadiliman sa pagkakato. Ito, para makatulong sa amin. Lord, you are the lamp unto my feet and a light unto my path. Nawa, Panginoon, ang topic ngayong hapong ito ay hindi lang basta makatulong sa amin kung hindi makapagbago ng aming pananaw. Lord, hayaan mong itanimo sa aming puso ang mga ganitong katuruan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito ang aming sabi-talangin. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Amen. Alright! Alright! Leaders, please stay. Lahat kayo, leader. Ayan, pwede pa ang palakpan natin si Lord ulit. Amen, praise God. Ayan, mabuti po talaga si Lord, amen. Sino po sa inyo ang natuto? Sino ang tinamaan? Sino ang may tama?